Kung bago ka pala sa channel ko at hindi mo ako kilala, ako nga pala si Gam Makata. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, please subscribe para lagi kang updated sa mga ganap. Tulad ngayon, magbibigay ako ng tip na sana makatulong sa'yo. So kung hindi mo pa napapanood yung video na to, sinabi ko doon na binenta ko na yung GoPro Hero 7 Black ko dahil meron naman akong Canon G7X at 6500 ng Sony na capable naman sa photography and vlogging. Sinabi ko rin doon na meron akong cellphone. Malamang meron ka din nun. Usapang cellphone, no? Alam mo ba na isa sa mga biggest frustration ko sa vlogging is to be able to create a content using cellphone. Ang dami nang gumagawa nito pero para sa akin kasi napaka big deal ng issue na to. Feeling ko para siyang coming out of my comfort zone kasi simulat sa pool na nag-start ako mag-vlog, I've been using my camera, microphone, and laptop. So dito ako nakadepend kaya gusto kong matry mag-vlog using cellphone. At sa video na to, yun nga yung gusto kong gawin. Kaya starting now, papatay na natin yung microphone. Sunod na rin ang laptop and camera. Kaya let's go! Yo, what's up? It's Gam Makata. Tayo na nga. Unti-unti na tayong lumalabas sa ating comfort zone. Itong video na to, pinartidahan na kita. Dahil ngayon, gamit ko ang aking lumang phone kong Samsung S7. Alam ko naman na yung mga kahit budget phone ngayong 2020 or kahit sabi mo 2018 pa yan, ay mas maganda na yung specs kesa dito. Ang purpose ng video na to is to inspire you na kahit wala ang mga gamit tulad nito, eh, pwede ka pa rin magawa ng content na maganda. Excuse lang talaga yung mga sinasabi ng iba na wala akong camera eh. Pwede kang mag-vlog naman talaga at marami naman din talagang gumagawa ng vlog gamit lang ang phone nila. Kahit yung mga sikat na kilala mo ngayon, dun lang din sila nagsimula. Baka ngayon, siguro kung kailan nakilala mo sila eh, magaganda na yung gadgets nila. So eto no, meron akong mga konting bagay na na-observe na gusto ko rin i-share sa inyo na feeling ko makakatulong sa inyo para makagawa ng magandang content. Ito na yung limang yun. Hindi. So una, syempre importante kung gusto mong mag-vlog, kailangan may internet ka. Dahil kahit makapag-video ka, wala kang internet, hindi mo rin may upload yan. Yun yung favorite kong tip eh. Pangalawa, syempre, orientation. No? Kung gagawa ka ng video, dalawa yan eh. Portrait, landscape. Kung magti-TikTok ka lang naman, sige, i-portrait mo. Pero kung gagawa ka ng video, dapat naka-landscape yan. Pangatlo, position yourself, no? Humanap ka ng lugar na hindi masyadong busy yung background. Yung mas magi-stand out ka as you communicate your audience. Hindi yung mas mapapansin nila yung gulo sa likodan mo kesa sa sinasabi mo. Imagine kung nagsasalita ako ngayon tapos makakakita kayo ng labahin dyan, brief na maduming nakasampay doon o kaya towel na nakahanger dyan. Di ba parang nakaka-distract? Parang yung attention mo as an audience talaga is mapupunta sa likod. Isa pa is yung lighting. Make sure na well-lit yung surroundings mo. Umaga maganda kasi may araw. So sa case ko, meron naman akong ilaw sa likod tsaka may ekstrang ilaw ako. Ilaw ng aquarium. So, pangatlo is audio. Make sure na tahimik yung lugar. Hindi yung mas nangingibabaw pa yung ingay sa likod kesa sa'yo. Yung kailangan mong sumigaw para marinig ka ng mga kinakausap mong audience mo, di ba? Mas maganda yung tamang chill lang. Yung parang naiintindihan nila yung mga pinagsasasabi mo. Yung nagkakaintindihan kayo na maayos. Yung banayad lang yung pagdi-deliver mo. Hindi yung kailangan mong laksan yung boses mo kasi hindi ka nila naririnig. Ngayon, ready ka na mag-vlog. Maganda na yung lighting, walang magulong environment, ready na lahat. Pipindutin mo na lang yung record button sa cellphone mo. Ngayon, kailangan mong mag-aral, mag-concentrate, tumingin sa lens at hindi sa screen ng phone mo.
Imagine habang nagvavlog ako ngayon, kinakausap kita at nagsishare ako ng mga gantong information, pero hindi naman ako sa'yo nakatingin at tuloy-tuloy lang akong pagmasdan ang sarili ko at pinapanood ko yung pagngiti-ngiti ko sa camera. Di ba mas nakakatawa? Kaya dapat dito ka nakatingin. Tapos ito, extra tip, no? Make sure na may space yung phone mo. Tulad ko, nakakailang retake na ako. And nakacharge yung phone mo para tuloy-tuloy lang yung pag-film, dahil after mo mag-shoot, panigurado, gaganahan ka ng mag-edit. Kaya ayun, balik na tayo sa computer. And balik na tayo dito sa ating laptop, microphone, and camera setup. Sinadya ko gawin yung content na yon gamit yung cellphone para kung sakaling bothered ka mag-start ng channel mo dahil feeling mo wala ka namang magagandang gadgets para gawin yon. So yun, iset aside mo na yung excuse mo, mag-isip ka na ng content na gusto mong gawin, and do it. So ayan yung mga tips na para sa akin na pwedeng makatulong sa'yo para mag-start gumawa ng vlog gamit yung phone niya. Kung di ka pa rin confident, no, huwag mo muna i-upload. Pwede ka namang mag-retake na mag-retake, mag-reshoot ka ng mag-reshoot, no? Panoorin mo yung sarili mo hanggang masanay ka ng magsalita sa harap ng camera. At kung curious ka kung ano yung nakasabit sa leg ko, ano na? Ito yun. Ito yung libreng earpiece pag bumili ka ng cellphone. Since we're doing a budget setup dahil nagsisimula pa lang tayo, ito yun. Bali, siniguro ko lang na yung microphone, yung may butas dito, ay nakatutok sa akin para habang nagsasalita ako, okay siya, di ba? Okay yung audio niya. Pwede kang gumamit ng masking tape sa loob ng damit mo, or yun, black t-shirt tapos pin. Pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang itry habang nagpa-practice ka. At kung feeling mo meron pa akong tips na na-miss out, leave that sa comment section para makatulong din sa mga ibang gustong mag-start ng vlog ngayong 2020 or kung kailan man nila mapanood to. So, ayan. Sana makatulong tong video na to kung nag-i-start ka pa lang or nagpa-plano ka maggawa ng vlog dahil na-inspire ka sa mga taong nakikita mo tulad ng mga idol mong pinapanood na may million subscribers na. Kung nag-enjoy ka sa video na to at di ka pa rin nakasubscribe, please subscribe. At kung nagustuhan mo content na to, please hit the thumbs up. At huwag mong kalimutan, pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ba ni Gab Mahata. Siyempre, hanggang dito na lang. Bagong segment siguro to pag nagtuloy-tuloy. Gab Mahata, maraming salamat. Aalis kami ni wifey mamaya, bibili kami ng gamit ni baby.